morning everyone guys. So we are here at Chitlom. Kasi today is pupuha ako ng police clearance to process my work permit and visa. So the easiest way to get here in Royal Thai Police is to take the BTS SkyTrain and then baba dito sa my Chitlom and exit dito sa may tapat ng Central World. So pagkatapat ng Central World, this is the Police General Hospital. So isang compound na lang siya yung tawag nito police clearance, kung saan tayo kukuha ng police clearance. So grabe, early morning naglalakad ako and look at me, it's super duper hot kasi nga grabe tagaktak yung pawis ko. See, sobrang basang-basa na ako ng pawis. Grabe. Kasi nga, ang hilig kong uminom ng tubig. Kaya kung magpawis ako, talagang isang litro din yung pawis ko. Ay. So, ang bukas ng police office is 8:30. So, time now is 10 minutes before 9. Please, maaga-aga tayo. Inagahad ko din kasi may work din ako mamayang 11:50. So hopefully ma-process natin yung clearance natin na maaga para maaga din ako makauwi. So I will let you know guys on how to process the police clearance to get to process the work permit. So this is the first step kinagagawin. And of course, don't forget to bring the request letter from your employer together with your passport. So I will let you know later guys. At maglalakad muna ako. So nandito na tayo sa harapan ng Royal Thai Police Headquarters. Here we go. So I'm here na sa loob ng Royal Thai Police Headquarters. Naglalakad na ako. So hanapin ko na lang kung saan yung kuhanan ng clearance and I will update you later kung paano yung process. Okay guys, okay, later na lang kasi bawal mag video dito. For foreigner to get a police clearance, building 7 pala. So hanapin natin yung building 7 kasi yung building 6 pala is for Thai national. So doon ako nagpunta. So pupunta ako, hanapin natin yung building 7 kasi doon yung foreigner to get a police clearance. Okay. So ang ganda oh. So ano to? Ito yung central office ng police dito sa Thailand. Okay guys. Building 9. Saan bang building 7 dito? Okay, so let's look for building 7. Okay guys. So nawawala na ako. Eh nagtanong na ako doon sa may police officer. So ito yung police na pinagtanungan ko. So dadalhin na niya ako ngayon sa building 7. Buti na lang mabait siya. Okay guys, so I'm done yung process ng police clearance. So very easy lang siya. Ano lang siya? Dumating ako dito is wala 8:30. So matapos na ako is 1 hour lang. So 9:30 na ngayon. So the steps is very easy. Before ka pumunta dito, aside from dalhin mo yung passport copy mo and request letter from your employer, dapat meron ka ding copy ng passport doon sa front page niya. Okay, prepare mo yon. Pag meron na yon, step number 1 is pumunta ka muna sa information, bibigay mo yung letter, yung copy ng passport, and make sure yung copy ng passport you sign and signature, and then copy ng passport babagay mo doon. And then pagkatapos noon, for information, punta ka sa step number 2, which is data collection. I-encode nila yung mga information mo. And then step number 3 is payment. Prepare for 100 baht. 100 baht lang siya. So pagkatapos noon, pagkatapos nung magbayad ng 100 baht, pumunta ka na sa queue. Kukuha ka ng queue number. So dun sa queue number, is ready ka na for fingerprint. Okay? So after noon, sa fingerprinting, is kukuha ka ng... yes, I'm just doing the vlog. Yes. Is it okay? Wait, go. Oh no, I'm done. I came from to get my
Where you from? Philippines. Philippines. Yep, yep, yep. I get. Okay. Just finish. Building 7. Oh, yeah, yeah, yeah. I'm finished. Sit leo, hap, sit leo. Sit leo? Yes, yes. I'm just doing the vlog. Yes. Okay. Is it okay? Doing the vlog. Okay, so ang alam niyo siguro is ano. So, aside from that, very helpful talaga yung mga ano, mga police. So nilapitan ako kasi nagba-vlog ako dito sa tabi. So alam niya siguro kailangan ko ng help. So nilapitan niya ako. So well, going back, so after ng payment which is 100 baht. So kukuha ka na ng queue number. Pagkatapos ng queue number is hintayin mo matawag yung number mo and then for fingerprint na. Doon sa fingerprint lahat, syempre ito mga kamay ay yung mga fingers. Pagkatapos doon sa fingerprint is i-inform ka. If it is sent sa employer mo, that will take 15 business days. If pick up naman is 3 to 5 business days lang siya. Pero before me i-pick up is tawag ka muna dun sa number. Keep your receipt kasi kailangan nila yung receipt number to check yung status ng police clearance mo. So that's it. Very easy, hassle free. Yun, napaka easy lang yung step. Okay guys, so once again, so if you think that this video is very helpful and if you like this video, please don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel and I will see you again on my YouTube. Goodbye everyone and see you and keep safe everyone. Goodbye.